issue one-on-one. Of those positions that you've held, nung marating mo ang pagiging board member, doon mo nakita ang ginagawa, klarong ginagawa ng PAYG when you were kidnapped. Tell us about the details of that. Yeah, alam mo, nung unang panahon, nung tumakbo akong board member in my second term, that was 2004 election. Bawal kasi pumasok ka sa mga barangay na kung saan kontrolado ng New People's Army pag hindi ka nagbayad ng permit to campaign. So it so happened na hindi naman talaga ako nagbibigay sa kanila. No? So bawal na, pumasok ka pa din? Pumasok ako. Nagkataon nandyan sila, so hinuli ako. So dinala ako doon sa pinakamataas nila, kinausap ako na kailangan magbayad ako. No? So siyempre nandyan yung takot na... Anong sabi sa'yo nun? Una sabi niya sa akin, pumasok ka sa teritoryo namin, alam mo ang batas namin na dapat magbayad ka ng permit to campaign. Pero sumakay ka nung habal-habal na napakatagal? Dinala nila ako sa taas, sa bukid. Okay. No? Pinasakay nila ako ng motorsiklo. How many were they? So actually, tumakbo kami ng about 30 minutes. Mm-hmm. 30 minutes galing doon sa lugar na pinagkuna nila sa akin. Mm-hmm. Of course, kuwadyado ako. Nasa likod ko yung isang tao na may dalang M16. Uh-huh. No? Pero nandiyan yung takot ka ba? Una, takot, may takot ako sa kanila. Uh-huh. Dahil nandiyan sila. What were you thinking then? Papatayin kanila? Hindi naman. Hindi naman ako nag-iisip na papatayin nila ako. Uh-huh. Ang iniisip ko, makipag-usap lang sa akin. Uh-huh. No? Pero ang takot ko, baka biglang may sundalo, maabutan kami ng sundalo, magkaroon ng encounter, so at madamay ako. Uh-huh. Yun ang kinakatakutan ko sa lahat. Okay, so nung nakaharap mo na ngayon? Noong nakaharap ko, yun ang sinabi niya sa akin na kailangan ko magbayad. Sino yung siya? Yung commander ng MPA. Ang sabi ko, tinanong ko, magkano? Ang sabi niya sa akin, sa posisyon na tinakbuhan mo, kailangan magbayad ng 20,000 pesos. Mm-hmm. So nakiusap ako, sabi ko, alam mo, yung ibibigay ko sa inyo, gagamitin kong pangampanya. Mm-hmm. Baka pwede namang tumawad, sabi ko, kahit na 10,000 lang. Mm-hmm. So pumayag naman siya. Mm-hmm. Pero nung tiningnan niya yung kanyang record, nakita na yung 2001 election, hindi pala ako nagbigay. So, siningil rin ako. Kaya, all in all, 20,000 pa rin yung dapat kong bayaran. So, ang ginawa ko, meron akong kaibigan na alam kong may contact sa kanila. Yun ang kinausap ko. Sabi ko, pakisabi sa kanila, hindi ko kaya magbigay sa kanila ng ganong kalaki. Ang ibigay ko lamang is 5,000. So, yun lang ang binigay ko. So, yun, hindi na rin ako pumunta sa mga lugar na kung saan na kontrolado nila. Isa lang kayo sa politiko na maaaring gawa nila kasi sabi nila may listahan sila. So can you confirm that in the past, sinusuportahan talaga sila ng mga politikong tumatakbo? Sigurado ako. Kasi unang-una, wala namang magawa yung mga politiko dahil pag hindi ka nagbigay, hindi ka napapapasukin nila sa kailang mga kontroladong lugar. Pangalawa, kung gusto mong manalo, magbayad ka na lang para makakampanya ka sa mga lugar na kontrolado nila. You said na kasagsagan ng maraming mga NPA was in 2016. Describe to us, gaano kalaki ang pwersa nila? Paano sila nakikisalamuha? Ano yung mga strategy nila para yung mga tao magalit sa gobyerno? At ano yung mga movements nila? Una, and where, what municipalities are there na doon talaga sila nagbibase? Mas lalong lumalakas ang pwersa nila pag nagkaroon ng ceasefire agreement. Mm-hmm. Una, panahon na pwede silang mangumbinsi ng tao para sumapi sa kanila. Uh-huh. No? Kasi siyempre pag ceasefire, walang military sa bundok. Ceasefire happens every December. Kaya every time na meron ceasefire, mas lalo silang lumalakas. Okay. No? Ang lahat ng sundalo, back to barracks, nasa kampo. So yun naman yung panahon na libre silang lumakad at libre silang mangumbinsi ng mga tao para sumapi sa kanila. Actually, noong 2016, ang buong Davao Oriental, napakalaki ng impluensya. No? Hindi lamang sabihin mo ilang munisipyo, kundi yung buong Davao Oriental talaga. Bawat munisipyo? Bawat munisipyo, meron silang mga tao, meron silang mga lugar na kung saan nandyan sila. Gaano kadami? Let's say sabihin natin in the entire entire province of Davao Oriental, nasa mga more than 300 sila. Yung active arm, maliban pa sa mga masa nila, no, ng mga sibilyan na sympathizers nila.
Yun ang marami. How do they operate, Go? How do they operate? How do they exist? Una, nabubuhay sila dahil sa contribution ng masa. Okay. Yun ang yung sabi ko, yung kakainin na lang ng pamilya, ibibigay pa sa kaila. Force. Yeah. By force. Wala silang magawa kasi, of course, yung mga tao nandun sa bundok, wala namang pwedeng puntahan nila. No, napipilitan na rin silang sumuporta at napipilitan silang magbigay ng kailang contribution. Okay. Sila yung inuutusan, bumili ng mga food supplies, kung ano-ano sa mga bayan-bayan. So yun yung trabaho ng masa. Actually, kung titingnan mo yung masa, ayaw ng masa ng gulo. Pero wala silang magawa dahil nasa lugar sila na wala silang pwedeng takbuhan. Issue 1-on-1.